na matanggal ko daw. Okay, pinako rin naman. Pinagpapakuan pala. Ito po ang aming bukirin. Dito po ako ipinanganak. Po yung parte ng lupa namin, guys. Ang mga produktong nandito ay mga saging, mga mais, at mga kakao. At ang pangunahing ano talaga dito, produkto dito sa aming lugar ay mga prutas, ay mga mangga, lansunis, rambutan, saging, saba, natundan. At ang tinanim lang po ng aking mga magulang ay mga saging. Yun lang po ang naitanim nila dito. Pero ang nandito sa paligid namin ay lansunis lang yan. Yan, lansunis. Yan. Teka, isum ko yung lansunis na sa paligid namin. Yan, lansunis yan. Kaso kasi natapos na yung season ng lansunis. Nung nag-season ang lansunis, napakaraming bunga. Pero ngayon kasi dahil tapos na, kaya wala na siyang bunga. Yan, lansunis yan. Medyo malabo ba? At yung mga puno ng niyog. Yan, mga niyog yan. So yung ano talaga, madali talagang itinanim talaga dito ng mga magulang ko yung mga saging, yan, mga saging, kakao, yan. Yan yung bahay kubo, yan, bahay kubo. Nung nandito pa yung mga magulang ko, dyan sila nakatira. Although malayo dun sa highway, dito talaga kami nakatira noong maliliit pa kami. Hindi naman dito sa parte na to, doon sa kabila. Diyan yung mga magulang ko pag nabisita sila dito, sa yun yung pangsamantalang tirahan nila, yung bahay kubo na yan. Kasi dalawa yung bahay namin. Yung bahay namin doon sa Panabo, yung sa mismong ano talaga, sa mataong lugar. Ito kasi, ito yung bukid namin kasi nandito yung lupa namin. Nandito yung mga tanim namin, yan. Ito yung parte namin na lupa, yan. Medyo pasok siya. Pero tahimik dito sa lugar nito kapag gusto mong magpahinga. So, pag ganito naman talaga, asahan mo naman talaga pag ganitong klaseng ano talagang tahimik yan. At medyo hindi ako nasasanay ditong matulog pag gabi kasi madilim, walang ang ilaw. At medyo matagal-tagal na rin na kasi hindi naman ako lumaki dito. So, dito lang ako ipinanganak. Kaya parang pagka dito ako natutulog, medyo hindi ako makatulog kasi nga dyan, natutulog rin kami dyan sa kubo na yan minsan nung nandito pa yung mga magulang ko kasi matatanda na kasi sila kaya parang nahirapan. Tapos may ano kasi yung nanay ko, yung parang tawag niya, may problema siya sa yung hindi siya pwedeng maglakad ng yung matagal, nahihirapan na siya kaya pwede naman, kaya lang pinagbabawalan na namin pumunta dito kasi malayo nga siya, malayo doon sa highway. At saka pag matatanda talaga dito, guys, ayaw ko talaga na mas mahirap talagang tumira dito kapag medyo matanda na kasi diba, hindi naman natin alam yung kalusugan natin, tapos ang layo-layo in case na mayroong mga emergency, mahirap talagang mahirap tumira dito kasi hindi natin alam. Kaya ina-advise namin na kaming mga anak na doon na lang sa aming anumang tawag yan, doon sa bayan. So ito din pag umuwi talaga ako dito, dinadalaw ko talaga ito, binibisita. Dahil dito nga ako ipinanganak, syempre namimiss ko din tong place na to. Yan, kasi dito, relaxing kasi talaga para sa akin. Nakakapag-relax talaga ako dito, lalo
lalo pagod ta, pagod ako sa trabaho. Alam mo, may stress, di ba? Sa ilang years tayo nagtatrabaho. May mga amo. Kaya, yung pinaka-relaxing sa akin pag pumunta ako dito sa place na to, medyo matalahib na nga. Tinutubuan na ng mga damo talaga kasi nga, medyo matagal-tagal na itong hindi natirhan. Yan. Yan. Marami ng ano, yan. Ilinisan yung saging na yan. Dapat nililinisan yan eh. Noong nandito pa sila mama, yan. Dito pa sila mama kasi, yan, nililinisan nila yan. Dito kasi nakatira mama ko noon. Nag-alaga siya ng mga manok. Masarap dito mag-alaga ng mga manok. Kasi may tubig din doon. Kaso nga, dahil sa tagal, natakpan na din ng ano, lupa. Hindi naman ano, kaya tagal pa. Ano pa lang, kailan pa lang. Last year pa lang, dito sila last year. Kaso lang, yun na nga, simula lang nag-ubo-ubo ang papa ko. Inuubo-ubo kasi ang papa ko dito. Kasi siyempre, alam mo naman, pag matanda na. Papasok tayo guys sa ating kubo. Yan. Yan. Kawawa naman eh. Kaya binibisita namin. Kasi balak din namin kapag ano, kapag kapag wala na kaming trabaho, sana nga makaipon na. Balak din namin kapag napagod na kaming mga ngamuhan. And mas maganda talaga yung nakaipon ka na talaga para kung ano man yung plano mo, like pag ninegosyo, may pampuhunan ka. Ito lamesa namin yan. Yan ang lamesa. Sa ilalim, magulo pa talaga. Yan, pasensya na kayo. So, expect naman talaga pag sa bukid, ganito talaga yung maano mo. Medyo madilim kasi hindi namin nabuksan yung bintana. Nakalimutan nga namin dalhin yung susi eh. Kaya inano na lang ng partner ko. Ano ba yun? Tawang yan. Naganap na lang siya ng paraan para mabuksan. Dito nagluluto. Yan ang lutuan. Yan. Yan ang ano, saing. Nandito kami nagsasaing. Yan. Hindi na nga ano eh. Hindi na nga maayos yun. Sira na. Kasi matagal lang ang hindi natirhan. Dito may maliit to kwarto. Yan. Yeah, ay hindi masyadong makita, madilim. So yung kwarto na yan, dito kami natutulog. Ayan, lagyan, ayus-ayusin lang yan, lagyan ng banig. Kaso pag gabi, maganda lang dito pag araw. Pag gabi, hindi ako masyadong nakakatulog. Kasi nga tahimik, masyadong tahimik. Tsaka ano, alam mo naman, ang isip natin kapag sobrang tahimik. At yung iniisip ko pag may mga emergency, yun talaga. Kaya yun, hindi ako nakakatulog. Pero okay naman dito sa lugar namin. Tahimik naman dito. Wala pa namang mga ano dito. Yung mga masasamang ano, wala naman. Okay naman. Yun lang talaga, hindi lang talaga ako nakakatulog. Yun, meron lang dito, magnanakaw. Hindi talaga maiwasan. Punta tayo dun sa may ano guys. Sa may ano namin, balon. Binago kasi yung style ng ano ni mama nung pumunta ako nung... Kailan ba tayo pumunta dito, be? Last year ba yon? O nung nakaraan pa? Nung dito tayo natulog? Yung marami tayo dito? Dito tayo natutulog? Pero hindi naman ako makatulog. Yan yung ano, na, yun yung ano guys. Nakakapaglaba pa kami. Yun yun. Ninukay niya. Kasi natakpan nga ng lupa. Yung pinakatubig namin. So, dito rin kami. Yan din ang inumin namin. Kasi malinis yan dahil galing sa ano, bukal. Ano ba yung bukal? Bisa ano? Bukal ba yan? Bukal. Ha? Bukal. O, yan. Yan, natakpan na kasi nga hindi na nga natirhan dito. Siguro mag-iisang taon na rin hindi natirhan to dito, Beno. Pero kailan lang to binisita na ano? Binisita to ng kapatid ko kasi kinukuha niya yung... Ay, sorry. Kinukuha niya yung naano kasi ako sa usok. Kasi nagpausok yung ano kasi maraming ano. Maraming insekto. Mga yun nangangagat. Ayan, kaya nagpausok kami. Ayan yung ano guys, balon. Hinukay namin ulit. Kinukuha ni ng kapatid ko. Kailan na yung pumunta si Nante dito? Kailan nang ba yun? Yung kinuha niya yung bunga ng saging. Yung mga saging.
Ayun. Ayan, ako, ang ay, naku, grabe pala talaga, oh. Takpan pala talaga ng lupa, ayun siya guys. Diyan kami nag-iigib, yan. Kasi may ano dyan, eh. Bukal yan, eh. Natakpan lang talaga ng lupa. Kaya mo yung anuhin? Kaya mong linisin yan, be? So, hindi naman gaano kalalim yan, eh, no? Eh, madali, pag masipag ka lang namang maghukay yan talaga. Kasi tinakpan lang naman talaga siya ng lupa, eh. Dahil nga, hindi na nga natirhan. Diyan, dito kami naliligo, naglalaba. Bino? Kaya, mas gusto namin dito kapag nag-alaga kami ng mga hayop. Dito kami, kasi nga, may ano na may tubig na. Malapit lang. Kasi doon sa taas, meron din namang tubig doon na galing din sa ano yun. Ginagawa nilang parang yung gripo. Kaso lang, may oras kasi yung tubig doon at minsan talaga walang tubig, lalo na kapag marami ang gumamit doon sa taas, kasi nasa baba kasi kami. Kapag maraming gumagamit na tubig, wala kaming tubig dito sa baba. Madali lang yung tubig doon sa taas kasi gripo doon. Gripo. Pero yung tubig na yun nanggagaling din sa ano yun, sa bundok. Ginawa lang nilang ano, anong tawag niya be? Gripo ano? Ginawa lang nilang tawag nito, yung nakagripo. Pero yung tubig na yun, galing din sa bundok yon. Kaya, maraming gumagamit, lalo kapag maraming naglalaba, lalo pag ganitong oras. E dito, sarili namin dito, may tubig kami, linisin mo lang. Kasi, ano, naka-open lang kasi. Dapat kasi may inilalagay dyan, may ano, para safety siya, no, na kunwari. Simintuhin. Oo. Para safety siya ba, kasi naiinom tong tubig. Dito rin kami kumukuha ng, ano, eh, yung iniinom. Kaso ako lang. Ako. Hindi lang yung ganyan kanwa, kasi madumi. Pag malinis lang, yan, guys, yan. Ayan, malinis na siya. Pwede nang maligo. Yan, masarap na tubig yan, malamig. Ayan, di ba kanina punong-puno ng ano yan, putik. Kasi nga matagal na nga hindi ginamit, kaya ano, napuno siya sa lupa. Eh, hinukay kanina, ayan na yung ano niya, malinis na. Pulsa mo? Ha? Wala. Okay na.